Magsasampa na ng kasong Department of Justice laban sa mga pumatay sa 44 na SAF troopers sa susunod na linggo. Posible raw makasuhan ang MILF at pag nagkataon, hindi na sila mabibigyan ng amnesty na kasama sa peace process ng gobyerno. Di Bandila mo, RG Cruz. May eyewitness na raw ang DOJ at forensic evidence sa kasong isasampa laban sa pumatay sa SAF-44. Palaisipan na lang ngayon ang strategy na gagamitin. Pwede raw maghain ng kaso sa ilalim ng Revised Penal Code o International Humanitarian Law. Ang problema, posibleng di na mabigyan ng amnesty ang mga MILF. May epekto po yan sa transitional justice. Kung meron hong na madidetermine po na elements of the MILF na responsible for violations of IHL under the UN guidance notes po, hindi ho sila mag-qualify sa mga usapin ng amnesty. Aminado rin si De Lima, hindi pa nila matukoy ang mga pananagutan ng Pangulo dahil sa kanyang immunity. Masama naman ang loob ng mga kaanak ng SAF dahil hindi sila nabigyan ng pagkakataong makapagsalita sa Kongreso. Hindi po namin alam kung bakit ayaw kami pagsalitain, ayaw din po kami nila kinuha at sila-sila na lang. Bakit yung damdamin po ng isang magulang, hindi nila damdamin yun. Sana po pagbigyan po kami ng pagkakataon na magsalita. Ang tagal-tagal na po, magtatatlong buwan na, hanggang ngayon hindi pa kami nakakakamit, ng hustisya. Bakit walang napaparusahan? May paliwanag naman si Congressman Jim Hataman, chair ng Committee on Peace and Reconciliation and Unity. Iniiwasan yung emosyonal na makakadagdag lalo. Ang dami namang opportunity na binigay sa kanila para makapagsalita, in fact, sa maraming venue. Naging matipid si dating SAF Chief Getulio Napeña sa pagsagot tungkol sa mga tinulong ng Estados Unidos sa operasyon. Bukod sa mapa na binigay ng Amerika na ginamit sa Oplan Exodus, nagbigay daw ng real-time information ang mga Amerikano sa kanila mula sa sentro ng bakbakan sa mga Masapano. Pero tumanggi siyang sagutin kung nagpalipad ba ng military drone ng Amerika. Your Honor, may request na kung sana sagutin ko na lang yung mga specifics na tanong doon sa executive session. Wala namang nakikitang mali si Justice Secretary Laila De Lima sa papel ng Amerika. Kung titingnan ho natin yung mga lumabas ng mga impormasyon about the possible role or involvement of the U.S., I think it may be readily apparent that the presence of any U.S. personnel, whether military or civilian law enforcement agents, does not per se means any transgression of the above-mentioned legal parameters. So long as the government, I submit, Your Honors, exercised absolute control over the operations and its extension activities, as indeed it has. RG Cruz, ABS-CBN News.